Mahigit isang dekada pagkatapos ng mga kaganapan sa unang pelikula, si Jake Sully ay namuhay ng mapayapang buhay bilang chief ng Umatikaya Clan at nagpalaki ng pamilya kasama ang kanyang kasintahang si Neytiri, na kinabibilangan ng kanyang mga anak na lalaki Net-Aim at Luwakon. Kanyang anak na si Toktairi, kanyang adopted daughter si Kiri, ipinanganak mula sa comatose avatar ni Grace Augustine, at isang lalaking lalaki na si Miles, Spider Socorro, ang anak ni Miles Courage, ipinanganak sa Pandora ngunit hindi nadala sa Earth sa cryostasis dahil sa pagiging isang sanggol. Bagamat kayang tanggapin ni Jake si Spider bilang isang adopted son, si Neytiri ay hindi nagtitiwala sa kanya dahil sa kanyang pinagmulang tao. Gayunpaman, lahat ng mga bata ay nakikihalubilo at nakikisalamuhan ng mabuti sa isa't isa kabilang ang Spider, na mahal ni Kiri kahit na siya ay isang tao. Hindi tinatanggap ng gagamba ang kanyang pamana sa tao at mas nakakiling siya sa kultura at tradisyon ng Navi. Masaya silang namumuhay hanggang sa isang araw ay napansin nila ang isang bagong bituin sa kalangitan sa gabi. Sa sobrang takot nila, napagtanto nilang hudyat ito nang pagdating ng isang fleet ng Earth Interstellar Ships, ISVs. Ang mga tao ay bumalik sa Pandora upang higit pang magkolonya pagkatapos ng pagbagsak ng Hell's Gate, dahil sa krisis sa enerhiya ng Earth at napipintong pagbagsak ng kapaligiran. Ang mga barko ng RDA ay naguhulog ng mga malalaking istrukturang, sling load, ng kargamento sa pamamagitan ng space elevator. Ang 30 palapag na mga sasakyang pangkargamento na ito ay puno ng libu-libong manggagawa ng RDA, mga puwersa ng SecOps at construction robot. Gumagamit sila ng mga higanteng plasma engine upang pabagalin ang kanilang pagbaba sa lupa, sinusunog ang kagubatan at marami sa mga hayop nito sa 20 kilometro radius. Nasaksihan ang pagkawasak mula sa malayo, ang Umatikaya at ang kanilang mga kaalyado ay umatras mula sa kagubatan patungo sa relatibong kaligtasan ng nakatagong komunidad ng High Camp sa Hallelujah Mountains. Malungkot na isinagawa ni Jake at ng kanyang pamilya ang libing ni Net-Aim ayon sa kaugalian ng Metkayana at inihiga ang kanyang katawan sa Cove of the Ancestors kung saan ito ay hinihigop ng spirit.